Wala pang inilabas na resolusyon ang korte sa hiling na piyansa ni dating Senator Laila De Lima, pero malapit na raw yan. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Eksaktong alauna imedya ng hapon nang dumating sa Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 256, si dating Senadora Laila De Lima. Nag-sign of the cross pa siya bago bumaba ng sasakyan. Nagpunta siya sa korte para sa pagdinig na nag-iisa na lang niyang kasong may kinalaman sa umano'y illegal drug trade sa Bilibid. Tumanggap daw ng 70 milyong pisong drug money si De Lima para sa kanyang kampanya noong 2016 elections. Isang Herbert Colango ang tumistigo at nang akusa sa dating senadora. Kanina, nagpunta rin sa RTC Branch 256 ang mga taga-suporta ni De Lima. Nagdaos pa nga sila ng misa at nag-alay ng kanta. Umaasa silang mapapalaya na si De Lima. Pero matapos sa ilang oras, walang resolusyong ibinaba ang korte. He will be releasing his resolution on Senator Laila De Lima's application for bail. And I would like to quote the court, very, very soon. So hindi siya nagbigay ng actual date. Kanina, napag-usapan din ang hiling ng prosekusyon na makapagpresenta ng nasa 20 testigo. Pero gate ng kampo ni De Lima, in so far as these witnesses are concerned, and that affects or that violates the rule on double jeopardy. Ang sabi po sa akin ng aking kapatid, magdasal, patuloy magdasal, malapit na po yun. Si Senator De Lima naman, hinarap ang kanyang mga taga-suporta. Sa June 19, itinakda ang susunod na pagdinig. Pero kung tungkol sa hiling na pagpiyansa kay De Lima, posibleng ilabas ng korte ang desisyon ng mas maaga sa susunod na pagdinig. Nauna naman ang naabswelto si De Lima sa unang dalawa niyang kaso, may kinalaman sa illegal na droga. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cossing po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.